Okay, salamat. Okay. Handa na ba kayo sa pagbabang pagpatuloy ang ating series? Okay. Ano? Maraming ko ito. Ay, pa-move na yun. Dapat na sa source. Kalikot pa o sa ilang pwede? Okay. Kamusta po ang inyong isang linggo? Eh, meron tayong bisita si... Anong pangalan ng ating bisita? Si Andrea. Salamat, no? I-encourage si Andrea ng kanyang parents na makasama natin. Andrea, tayo ka para makita ka nila. Yes, okay, palakpakan naman natin isang palakpak lang. Ah, one, two, three, palak. Salamat, Andrea. Salam, matipid tayo sa palakpak ngayon eh. Eh, mamaya maraming palakpak. Okay. Klase yan nila, ano, nila JP, tama ba? AJ. AJ. Ang dami ka kasi, no? I-play ko lang itong ating presentation. Let's go lang. Okay. Last time, okay. Kini nandito last week. Okay. Last week. Yung nandito kami last week. Okay, sino nandito last week? Kay Mamean. Oh, kay Mamean. Ba't di kayo matin kay Mamean, kay Pastor? Dapat lagi kayo matin kasi iba-iba yung mga pinag-uusapan natin or pinag-aaralan natin sa salita ng Panginoon, di ba? Okay, kunyari, absent ka sa math, present ka sa science, sayang na yung natutunan mo sa math. Di ba? Dapat lahat matututunan mo, mas maganda. Okay, yung series natin, pagpapatuloy natin, tayo nasa Genesis 22 na. Ang dami na nating napuntahan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 21. Ngayon, nasa 22 na tayo. Sayang, yung sino yung mga naka-absent? Tayo, pero pwede pa rin humabol. Tama? Okay? May announcement pala tayo na yung sino yung gusto dito magpabaptize, yung ilulubog sa water na gano'n. Yan. Pag-isipan nyo ha, kasi pag tinanggap nyo ang Panginoon, okay, sabi sa Bible, dapat ikaw ay magpabautis mo. Okay? Yung pagbabautis mo, hindi ka naliligtas doon. Yun ay patotoo mo lang. Okay? Okay? Hinahanda mo kasi yung puso mo para sa Panginoon. Pero, kung ikaw ligtas na, yun ang dapat magpabautis mo. Sino yung ligtas na dito? Okay, yung mga ligtas na, pag hindi pa kayo nababautis mo, manalangin kayo, dapat kayo ay magpabautis mo. Okay? Sabi ni Pastor yun, ano? Pagka next week, kung sino yung gusto magpabautis mo, ay kailan ba tayo? Kung kailan man, si Pastor mag-ano, no? No? Or ipagkalooban tayo, magawa natin dyan yung baptistry, yung isang parang maliit na pool. Tapos nung kayo ilulubog lang ng ganun. Hindi matagal, ha? Hindi matagal, no? Kanya, pagkalubog sa inyo. At pagkalubog, oh, manalangin tayo. Hindi ganun. Okay? Magkalubog lang yung mabilis, tapos iaangat ka ulit. Yan ay simbolo ng yung pagkamatay kay Kristo at muling pagkabuhay sa Kanya. Okay, hindi yung nakaligtas. Okay? Ang nakaligtas yung pananampalataya, di ba? Yung nanalangin ka sa Panginoon, tinanggap mo siya. Ngayon din yung pinaka main topic natin ngayon. God tempt Abraham. Okay? Sinubok ng Panginoon si Abraham. Okay, paano ko kaya susubukin? Okay? Ang Panginoon, pag nagbigay ng pagsubok, matindi. No? Ano ibig sabihin ng pagsubok? Ibig sabihin nun, ikaw ay binitinatry niya. No? Iba yung
inaasar ka niya, tinetempt. Iba yun, ano? Sa Bible kasi, yung tempt na word, may dalawang meaning. Yung isa, nangaasar. No? Inaasar ka niya, tinetempt ka lang niya. Kaya mo yan, kaya mo yan. Hawakan mo nga yung, ano, yung ilong. Di ba? May, narinig niyo na yun? Yung tempt na gano'n. Kung matapang, hawakan mo nga yung tenga, hawakan mo nga. Hindi tamang narinig mo na yun. Yung nagtetempt yun, nangaasar lang yun, ano? Para i-provoke ka na gumawa ng masama. Pero ang Panginoon, hindi kanya ipoprovoke na gumawa ng masama. Ikaw ay ititest niya lang. Okay? Yan ngayon ang kwento natin. Ano kayang ginawa? Meron na ba kayo na balitaan, tatay pinatay yung anak? Dito. Wala pa. Meron, di ba? Meron ganun, di ba? Tatay pinatay yung anak, di ba? Pero in this case, nakikita natin, medyo may parang pagkaganon. No? Eh, kaya mo bang patayin yung anak mo? Kunyari, si, diba, si Jared, okay? Si Johan. Papatayin ko si Johan. Sasacrifice ko siya. Kaya ko kayang gawin yun? Daga nga, hindi ko nga mapatay sa amin eh. Natatakot akong pumatay ng daga eh. Tao pa kaya? Pusa nga, hindi. Papaluin ko na lang yung pusa, hindi ko magawa eh. Daga pa kaya, daga nga, hindi ko magawa, puta pa kaya. O kaya, aso pa kaya. Eh, lalo na pag tao. Tapos, anak ko pa. Okay, ganun ang kwento natin ngayon. Medyo matindi yung kwento natin ngayon. Ano? Okay, basahin natin sa Genesis 22. Pero bago natin basahin, tayo muna ay manalangin. Okay? Pikit natin ating mga mata, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa mga kaluluwa, dinako mo Panginoon sa inyong bahay sa bahay. Salamat mong muli sa oras na ito, sa panahon na ito, kami mag-aaral ng iyong salita. Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan sa iyong mga salita para Panginoon ay magawa namin Panginoon ang iyong kalooban sa nasasabi niyo. Salamat Panginoon muli, bigyan niyo kami ng attentive mind, ng listening mind, na open na puso Panginoon sa iyong mga salita. Salamat muli sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen! Okay. Yan na yung kwento natin. Sa Genesis 22, God will provide Himself a lamb for a burnt offering. Ang Panginoon ang magbibigay ng lamb. Ano ba yung lamb? Tupa para sa burnt offering. Okay. Alam niyo yung burnt offering? Bibigay muna ako ng background, ano? Nung bago pa, no? Pinag-utos ng Panginoon, ano? Pero medyo malayo na sa panahon na ni Moses, no? Sa Exodus na pinag-utos ng Panginoon na para mag-alay sa kanya, magbigay sa kanya ng, magbalik sa kanya ng papuri at pag-aalay, dapat papatay ka ng isang tupa or baka or ano ba, goat, no? May iba kasi yun eh, no? Maraming mga offering. Pero yung pinaka-main offering, papatay ka ng tupa. Tapos, susunugin mo. No? I-offer mo siya sa Panginoon. Burnt offering yun. Sunog lahat yun. Walang matitira. No? Ganun yung offering na, ng ni-require ng Panginoon. Kasi foreshadow, yun yung mangyayari in the near future. Iba bakit ba't sinusunog? May representation yun. Mamaya, pag-aaralan natin. Medyo malalim tayo, ha? Okay, handa na ba kayo? Kapit kayo sa inyong upuan. Makinig. Pag sinabi kong one, pahimik. Hindi na kayo ganun, eh, no? Dati, ganun pa yun. Pero ngayon, nakikinig na kayo, eh. Kasi malalaki na kayo, di ba? Okay? Salamat sa Panginoon, di ba? Okay, babasahin ngayon natin. Sa Genesis 21, medyo konting verses lang to. Okay? Magbabasa ako. Genesis 22. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Tinempt daw ng Panginoon. Sinubok ng Panginoon si Abraham. And said unto him, Abraham, he said, behold, here I am. Okay? Palaging ganun, sinasabi ng Panginoon kung sino siya. Okay? Sino daw ang Panginoon? Siya ay I am, the great I am. Laging gano'n, sinasabi ng Panginoon, ako nga, siya nga. Okay? Pag sinabi, sino ba ang Panginoon? Siya nga, wala nang iba.
Okay? And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Sabi ng Panginoon kay Abraham, pumunta ka sa Mount ng Moriah, i-offer mo yung pinakamamahal mong anak. Ha? I-offer ko yung anak ko? Lakas, no? Gising na gising ba kayo doon? Tanggal yung tatali niya lang. Ano? Hindi ko maano magpapagpawari. Inutos ng Panginoon kay Abraham kasi nga tinitest ng Panginoon si Abraham. Sabi dito, take now thy son, thy only son, Isaac. Sino daw yung son niya? Si Isaac. Okay. Paano daw pinanganak si Isaac? Ilang taon na siya nung pinanganak si Isaac sa sobrang paghihintay nila? Ilan? 100 years na siya nung pinanganak si Isaac. Wala siyang ibang anak kay Sarah. Pero meron siyang isang anak, si Ishmael. Pero ang ginawa ni Abraham, pinalayas niya na si Ishmael. Kasi nga ayaw ng asawa niya na magkasama sila. Kasi ang tanging tagapagmana lang daw ay si Isaac, at sinutos din ng Panginoon yun. Makinig ka kay Sarah. Palayasin mo na si Ishmael kasi gagawin ko rin siyang isang malaking nation. Inyong kwento last week, wala kayo eh. Kung paano, pagkapalayas sa kanila, anong nangyari sa kanila, pinalayas. Umunti ka nang mamatay si Ishmael, pero nagbigay ng provision ng Panginoon, nakakita sila ng, ano nakita nila? Tubig. Oasis. No? Nakakita sila sa gitna ng desierto, merong tubig. Yung pabihira yun. Okay? Kung ang sa disyerto, maraming langis ngayon, pero tubig doon ang mahal. Mas mahal yung litro ng tubig kaysa litro ng langis doon. Kasi yung langis nila doon para lang, ano, no, bumubulwak lang sa lupa. Baligtad sa kanila. Pero dito sa atin, maraming tubig. Kaso mahal ang langis. Ngayon ang baligtad naman sa atin. Okay, ganun na nangyari, no? Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak. Yung anak mo magiging malaking nation. At pagpapalain ko ang buong nasyon dahil sa iyong mga heir, sa iyong tagapagmana. Okay, mayroong foreshadow ulit doon. Makikita mamaya, pagpipentuhan natin yun. Okay, diretso natin, hirap na, ano? Utusan ka ng Panginoon, papatayin mo yung kaisa-isa mong anak. Hindi lang kaisa-isa, bilabid mo, mahal mo. Na anak, yan, si Yohan at saka si Jared, mahal ko yan. Hindi ko yan papatayin. Kung sino mang magsabi sa akin, Poncio Pilato na, ay, patayin mo yung anak mo. Hindi ko gagawin. Siguro, una na ako mamamatay kaysa patayin ko pa yung anak ko. Okay? Pero ito, ang Panginoon na nag-utos. Tignan natin kung anong ginawa ni Abraham. And Abraham rose up early in the morning, siya ay gumising ng maaga, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went into the place of which God had told him. Anong ginawa ni Abraham? Pagising sa umaga, tutulog na lang ako, papatayin ko anak ko. Dito na lang ako. Bantulot na yun, ano? Parang tamad na tamad ka. Ba't ang pinag-uutos sa akin ng Panginoon? Gigising pa ako na umaga, papatayin ko lang yung anak ko. Hindi, si Abraham, siya ay tumayo ng, gumising siya ng umaga at sinunod niya kung ano yung dapat niyang gawin, at siya ay pumunta pa sa malayong lugar, sa Mount ng Moriah. Okay? Then on the third day, ano, naglakad sila third day? Ganun kalayo yun, maglalakad ka tatlong araw. Ngayon nga, pagka nagbiyahe kami dito, minsan sasabihin ni Ate Jan, ang sakit na ng puwet ko eh.
Eh, 3 hours pa lang kami bumabiyahe nun. Eh, lalo na pag naglalakad ka na, 3 days, para ka lang makapunta dun. Ano yung pinakamalayo yung nilakad? 3 days. Si Abraham, yun. Ikaw, pa ilan na pinakamalayo mong nilakad? Naikot mo na ba to? Yung buong ano? Naikot mo na ba to? Ito, mula dito, kunyari, iikot ka mula, pabalik ka ulit dito. Nakapagawa niya na ba yun dito? Malayo yun, di ba? Opo. Di ba? Malayo yun. Pero, kayang gawin yun. Eh, lalo na to, 3 days naglalakad sila. Siyempre, may tulog din niya. Hindi yung basta na rin ng Diyos. Mayroon kung wala kang tulog pagdating mo na ng third day. Parang si Ate Jamie nahihilo na kasi sa kakapuyat, kakagawa niya ng project niya. Ito, mahihilo ka nun. Okay? Pagpuyat ka ng puyat, mahihilo ka. Okay? Kailangan mo magpahinga. Siyempre, may pahinga yun. Okay, ang tindi naman nun. 3 days silang bimiyahe. Okay? And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Okay? Sabi ni Abraham, tingnan mo yung faith ni Abraham, ha? Sabi niya, i-offer niya si Isaac, di ba? Pagbaba niya, ilan na lang kasama niya dapat? Wala na siya na lang. Pero sabi niya dito, Abraham said unto his young men, di ba? May dalawa silang kasama. Abide ye, okay, dito na lang muna kayo. Okay? And I and the lad, si Isaac, will go yonder. Kami na lang ang aakyat at mapupuri sa Diyos and come again to you. Okay? Abraham, ano siguro, assumption na lang si Abraham, ano, bumalik pa kami dalawa. Aso lang, ang pautos ng Panginoon, anong utos ng Panginoon sa kanya? I-offer niya si Isaac eh. Susunugin niya eh. Pagkatapos niyang patayin, susunugin niya, burnt offering. Meron pang burnt na hindi nasunog? Hindi yung burnt. Okay, pag sinabing burnt, sinunog. Okay? And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Merong fire, meron ng wood. Ngayon, nasaan yung susunugin natin? Saan yung i-offer natin sa Panginoon? Nagtanong na si Isaac, matalino si Isaac eh. Kasi kung hindi ka matalino, hindi ka nagtatanong eh, di ba? Matalino ba yung nagtatanong? O hindi matalino yung nagtatanong? Kaya tandaan nyo, pag nagtatanong kayo, matalino kayo. Kasi nag-iisip kayo. May mga bagay kayo na hindi nyo alam, na gusto nyo malaman. Okay, pag hindi ka nagtatanong, ano yun? Maaring alam mo, number one, maaring hindi mo alam, wala kang pakialam. Doon sa, wala lang. Ano? Nagkaano ka lang, nagsasightseeing lang si Isaac. Ganda dito sa hala-hala. Dahil na pag umakit ka doon, no, di ba, sa taas, tapos makikita mo yung overview ng lake, ang ganda. Sightseeing lang ako. Yung pala, hindi niya napapatayin pala siya doon. Di ba? Okay, matalino si Isaac, nagtanong siya. Nandito yung apoy. May hawak sila sigurong sulo. Nandito yung kahoy. Nasaan ngayon yung i-offer? Okay, ang sagot sa kanya ni and Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Nasaan na yung lamb? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Ano meron si Abraham? Faith, pananampalataya. Eh kasi alam niya, ang utos sa kanya, papatayin niya yung kanyang anak. Pero, ang sabi niya, ang Diyos ang magpo-provide ng burnt offering. Paano yun? Kunyari, si Johan, daladala ko, ang sasabihin ko doon sa kanya, wala na anak. May inutos sa akin ang Panginoon. Siguro, hindi niya masabi kay Isaac, napapatayin kita eh.
Baka tumakbo agad sa hinapon. Magkabulan pa sila dun. Di ba? Ano tayo? Ako papatay mo? Patintero na si Isaac dun. Pero hindi, mabait si Isaac eh, di ba? Alam niya rin, ano? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Sino daw ang magpo-provide ng burnt offering? Sino daw? Sino daw? Ang Panginoon. Narito tayo. And they came to the place where God had told him, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. Okay? Ito na, sad na to, di ba? Papatayin mo na yung anak mo, naka-prepare na dun, gumawa na siya ng altar. Tapos, nilay niya na yung mga wood. Tinali niya na si Isaac. Paano kayo? Siguro paano kaya tatali si Johan nun? O kaya si Jared? Tatali ko si Johan. Siguro maiyak-iyak ako nun eh. Gagawin ko yun sa anak ko, tatali ko yung anak ko, tapos papatayin ko na. Okay? Hirap ng ano, no? Ng kalooban ni Isaac kasi mahal na mahal niya yung anak niya eh. Okay? Imaginin mo yun, papatayin mo yung anak mo. Tapos ikaw pa yung gagawa ng step by step kung paano mo siya papatayin. Okay? And Abraham stretched forth his hand. No? Tinaas niya na yung tamang. Hindi niya alam paano niya. No? Sasaksakin si Isaac eh. And took the knife to slay his son. Sasaksakin niya na. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. Okay? And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. Ganda ng story, no? Mapatayin na. Nilay niya na. Papatayin niya na. Pinigilan ng Panginoon. Pinigilan siya ng Panginoon. Kasi gusto ba ng Panginoon papatayin mo yung anak mo? Ha? Gusto ba ng Panginoon? Imagine nyo kayo si Isaac. Kayo naman si Isaac, kayo naman yung papatayin ng tatay mo. Diba nag-iisip ko, bakit ba ako ng tatay ko? Dalawang emotions yun eh. Yung anak, at saka yung tatay na mahal niya yung anak niya, yung anak niya na mahal niya yung tatay niya. No? Ang hirap, no? Grabe naman yung Bible. Ba't narito yung kwento sa Bible? Di ba lahat sa Bible dapat puro pag-ibig? Okay? Out of tragedy, makikita natin yung mas malaking pag-ibig. Okay? Tingnan natin. Okay, ano daw? Pinigilan ng Panginoon, ano? Papatayin yun, stretch. Alam, diba? Hindi niya alam, papaano? Dododo na ito, bahala na. Hindi mo na alam. Okay? Ang Panginoon na bahala. Kasi sabi sa Hebrews, no? Pag pinatay niya, nasa isip ni Abraham, pag pinatay ko yung anak ko, bubuhayin naman siya ng Diyos. Ganun yung faith ni Abraham, di ba? Kasi baka pangyari, kaya bang bumuhay ng Diyos ng patay? Kaya, okay? Now in that case, no? Masunurin si Abraham. And Abraham lifted up his eyes and looked and behold, behind him, a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Okay? Nakakita ng pagpigil sa kanya ng Panginoon, pagkatingin niya, meron na doon. Mga ganun siguro na ram na huli doon sa isang no, naipit yung ram doon sa isang puno.
Wow! Meron na tayong burnt offering. Sino nag-provide? Ang Panginoon. Okay? And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Ano daw ibig sabihin ng Jehovah? Jehovah, yung Panginoon. Jireh. As it is said to this day, in that mount of the Lord, it shall be seen. Okay? Sabi daw doon, Jehovah Jireh is ang Diyos ang magpo-provide. Galing ng Panginoon, no? Patay na si Isaac, pero hindi nangyari yon. Binigyan pa siya ng kapalit, no? Para ang sila ay tunay na magpuri sa Panginoon, mag-sacrifice. Okay? Nasaan ako? And said, by himself have I sworn, said the Lord, or because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son, that in blessings I will bless thee, in multiplying I will multiply thee, thy seed, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Wow! Blessing upon blessing. Di ba? Blessing, I will bless thee. Pagpupuri na, lalo ka pang bibiyayaan. Okay? Doble-doble. So, multiplying, pinarami na, paparamihin pa. Okay? Parang multiply yun, no? Times, di ba? Di ba? Ano mas malakas? Plus or multiply? Plus. Multiply, di ba? Yung 100, i-multiply mo ng 100, ilan? 10,000. Eh, pag 100 plus 100, 200 lang yun. Ang layo ng difference, di ba? Ng 200 sa 10,000. Ano gusto mo? 200, 10,000. 10,000. Di ba yung mga ganong paano? Trick. No, paano mo mapaparami ang ano sa pamamagitan ng pag-move ng isang stick? Nakikita ko ngayon sa ano yun, di ba? Yung mga, hindi nyo pa alam yan? Mga naka-internet, gano'n di ba? Okay, in that case, no? Numultiply ng Panginoon ang kanyang blessing. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Paano yun? Lahat ng nations sa mundo i-bless. Okay? Because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba. And Abraham dwelt in Beersheba. And it came to pass after these things that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she had also borne children unto thy brother Nahor, whose is firstborn, and Buz his brother, and Kemuel, the father of Aram, and Chizt, and Hazor, and Pildash, and Jidla, and Bituel. Okay? Yan na yung mga lahi nila, Abraham and Bituel, begat Rebecca. Si Rebecca ay yung magiging asawa ni Isaac. No? Meron na ditong love story. Ito na may susunod natin pag-uusapan next week. No? Meron na siyang isang anak. Di ba? Yung anak niya, hindi naman yung magmumultiply na marami kung siya lang mag-isa. Di ba? Dapat ang isang babae at isang lalaki ay magsasama, sila ay mag-aasawa. Doon pa lang sila magkakaroon ng anak. Tama? Meron na bang isang babae nagkaroon ng anak bigla-bigla? Special lang si Mary. Kaso lang ha, hindi yun normal. Okay? Divine yun. Okay? Kakaintindihan? Isang lalaki, dumami. Meron ba yun? Okay? Meron bang ganun? Lalaki? Kaya, yung mga bading, hindi ganun. Diba? Lalaki sa lalaki, hindi kayo nadami. Dapat lalaki sa babae. Yun ang tama. Tama? Okay. Yun ang tama. And his concubine, whose name was Rioma, she bare also Teba, and Gaham, and Tasha, Tahash, and Maaka.
Okay? Yan na. Okay? Ano ngayon ang pinapatunguhan ng kwento natin? Bakit may ganun? Bakit kailangan siyang, kasi foreshadow yun ang gagawin ng Panginoon. Alam niyo ba, yung God the Father, binigay niya yung kanyang anak as a sacrifice. Alam niyo ba yun? Tignan natin kung sino yung foreshadow ng Lamb ng Panginoon. Okay? Sabi dito sa John 1:29. Ito yung kwento. The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he whom I said, After me cometh a man which is prepared before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come, baptizing with water, and John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him, and I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Again, the next day after John stood, two of his disciples, and looking upon Jesus, he walked, and he said, Behold, the Lamb of God. Sino na yung Lamb of God? Ang layo na nun, ano? Kay Abraham, malayong lahi na yun. Pagdating kay Jesus, kasi siya yung pinapatunguhan nung kwento ni Abraham. That's a foreshadow. Parang kinikwento doon sa scenario na yun, isang ama, sa sacrifice niya yung anak niya, mahal niya yung anak niya, pero may gumawa nun. Sino yung gumawa nun sa future? Yung God the Father. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Sabi doon, yung Ama, God the Father, for God so loved the world, mahal niya ang sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong ginawa sa kanyang bugtong na anak? Pinatay. E saan yung sunugan doon? Sabi, 3 days and 3 nights, He is in the heart of the earth. Siya'y napunta sa impyerno. Siya'y nasunog doon. Pero ang maganda doon, hindi siya kinaya ng impyerno, and death cannot hold him. And he conquered them. And he rose up from the grave. Siya'y nabuhay muli sa mga patay. Niniwala ba kayo doon? Pero naranasan niyo masunog sa impyerno. Diba? Nasunog siya doon kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan? Sa impyerno. Sabi sa Revelations 20:14, and death and hell is cast in the lake of fire. This is the second death. Yan ang pangalawang kamatayan. Grabe! Totoo pala yun. Ginawa ng Panginoon yun. Kasi mahal niya tayo. God commended His love towards us while we are yet sinners. Christ died for us. Okay, sa Tagalog, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin sa gayon samantalang tayo'y makasalanan pa. Sino daw yung namatay para sa atin? Sino yung sinakripisyo para sa atin? Eh, sino ba si Jesus? Siya'y anak ng Diyos. Mahal siya ng Diyos. Imagine niyo ginawa ng Diyos yun mismo sa kanya. Nangyari yun sa kanya kanina kay Abraham, hindi nangyari. Pero sa Diyos Ama, nangyari yun. Dahil kung walang mamamatay sa krus ng Kalbaryo, sino daw ang mamamatay? Sabi sa Romans 6:23, anong sabi doon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan natin sa impyerno. Kung wala magbabayad ng kasalanan natin, boom! Lahat tayo pupunta para tayong burnt offering. Tayo lahat papunta sa impyerno. Ang impyerno po ay walang katapusan. Gusto nyo ba doon? Sinusunog kayo? Sunog! Yes! Ah! Walang pahinga doon. Sunog ko lang! Sunusunog ka doon habang ano. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero minahal tayo ng Diyos. Imbis na tayong mapunta sa impyerno, siya yung namatay para sa atin. Ang ganda, di ba? Yun yung gospel, yun yung pinaka-heart. Bakit palaging ganun? Old Testament hanggang sa New Testament, yun yung pinaka-tema ng pinag-uusapan natin. Kasi doon ipinakita ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig. Amen. God commended. Doon niya pinakita yung kanyang pag-ibig sa atin. Mahal ba tayo ng Panginoon? Yes! Kasi kung hindi siya gumawa ng paraan, hindi siya nagbigay ng burnt offering, tayo, patay tayo siguro. Kung maitim ka ngayon, kung hindi mo napapansinin nyo kasi sunog ka dun. Nakakita na kayong uling? May umitim pa ba dun? Kung pwede lang, may iitim pa dun, iitim pa dun. Diba? Anong kulay niyan? Itim na itim. Hindi lang itim, no? Ganon tayo minahal ng Panginoon. Okay? Ilang minuto na ako? 36. Ang bilis lang, no? Kung naiintindihan niyo, yung, sino na dito yung tumanggap sa Panginoon? Kasi siya naman yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Taas natin yung kamay natin. Anong regalo ang binigay niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Dapat sa impyerno tayo, pero ayaw niya doon. Gusto niya, kasama niya tayo sa langit. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Impyerno tayo lahat, kasi lahat tayo makasalanan. Meron ba dito hindi makasalanan? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Gumawa ka ng mabuti, ilan? Kano karami? Maraming marami. Kano karami maraming marami? Di ba? Hindi mo rin alam. Ilan na ba? Kasi ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Ikay mananampalataya na naniniwala ka na ang Panginoong Jesus ay namatay sa iyo dun sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay niligtas niya at bibigyan ka niya ng regalo, buhay na walang hanggan. Amen. Sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Amen. Sino'y tumanggap na ng buhay na walang hanggan? Salamat Amen. Sa Panginoon. Yung mga hindi pa, mamaya share niyo ni Ate Jamie, no? Yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kasi gusto natin lahat, pupunta tayo sa langit, di ba, Vincent? Di ba? Sarap dun sa langit. Doon, hindi ka sinusunog dun. Doon, inaaliw ka dun ng Panginoon. Grabe yun, di ba? Yung kwento. No, si Abraham yung nag-aaliw dun sa mga Israel. Mga Israel. Sa ano ba to? Maghirap na tao. Okay? Maganda ba yung kwento natin ngayon? Nakuha nyo ba? Sino yung ano natin? Mga character natin? Unang-una, yung tatay, sino yon? Sino yung anak? Anong gagawin ng tatay sa anak? Kasi inutos ng Panginoon, di ba? Kaya pag inutos sa'yo ng Panginoon, gagawin mo ba? Eh pag inutos sa'yo ng Panginoon, umatin ka dyan. Kasi matutupo ka dyan ng salita ng Panginoon. Gasundin mo ba yun? Talaga, ah. Gising ka ng maaga, tulad si Katrina, aga dito, no? Naka-fellowship pa namin siya ng maaga. Salamat sa Panginoon, nandito kayo, di ba? Okay? Maganda ang salita ng Panginoon. Next week, ini-invite namin kayo ulit kasi si pastor naman ang magbibigay. Mas, di ba lang po, sino mas malakas sa akin sa bigaw yan, kaya huwag kayo matatakot. Daw, panggulat lang, eh. Okay, basta. Okay? Kasi ang salita ng Panginoon ay totoo. Okay? The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and it's a discerner of ano?
and bones, bones and marrow, and it's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yun ang tunay na ano ng Panginoon, di ba? Okay? Okay ba? Sige ba tayo? May pagpapala ba? Salamat sa Panginoon. Okay? Yes, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, pinaalala mo sa akin, Panginoon, ang great love na pinagkaloob niya sa amin. Hindi mo, Panginoon, winidheld ang iyong bugtong na anak para, Panginoon, isang sacrifice para lamang sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at iyong pag-ibig. Panginoon, sana naman ay dalangin namin, ay suklihan namin, Panginoon. Hindi namin kayang bayaran, pero Panginoon, masuklihan, Panginoon, ang pag-ibig na ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito, patuloy na dinadalangin din namin yung aming pagsasaluhan kayo, Panginoon, mga bless nito, magbigay ng kalakasan sa amin. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Ready? Oh, special number pa. Na yung special number pa lang. Baka mag-practice na naman kayo, ha? Okay na po. Sa jinx.